maganda mag-exercise ngayon kasi makulimlim ang panahon. Pero tinatamad siya, guys. Ang ganda dito ng view. Wow. Pataasan ng building. Ayan. Oh, grabe. Loob. Grabe yung tataas ng building. Diyos me, yung marimar. Yan dito sa Hong Kong, mataasan ng building. Piso na lang, langit na. Maganda sana maglakad ka pa. Wow, Lamborghini. Alam nyo guys kung bakit isang sekreto daw yan ng mga Chinese kung bakit tumatagal yung buhay nila at saka malayo sila sa mga sakit ng katulad ng mga Pilipino kasi praktisado sila yung exercise kasi sa kanila talagang exercise is life lang talaga yan sa mga Chinese na tao katulad yan oh walang pakialaman dito. Yan ang maganda dito sa Hong Kong kasi walang pakialaman sa tao. Kahit anong gawin mo basta hindi basta okay lang. Sa Pinas, nako. Wag na. Social naman ang aso na to. The stroller pa. Mindset ng ibang mga Chinese. Oh, marami na ako narinig yan. Mas gusto pa daw ng mga amo. Yung mga nagiging kausap ko dito minsan pag nagtatampo. Mas gusto pa daw ng mga amo nila na magkaroon ng aso kaysa magkaroon ng anak. Kasi once na nagkaroon ng anak, kumbaga malaking responsibilidad na yan sa buhay nila. Sila dito business minded eh. Tingnan mo yung mga iba na nakakapag-asawa ng ano na nasa 40s na nasa 30s na kasi mas inuuna nila yung mas mag-settle down muna na mga bike for hire yung mga gusto mag scroll down dito punta tayo dito sa tabing kaagad. Wala, sana all na lang tayo nito. Sana all. Sila kasi maintain nila yung mga katawan nila. Kaya madalang, madalang mga Chinese. Sabihin na may sakit na high blood. Nako. Sakit sa kanila is depression. Stress. Di ba mga business minded sila? Pag na parang nalulugi sila sa mga business nila o ano mga pinagkakakitaan nila. Pumapasok na sa kanila is nadidepress sila. Yan ang sakit ng mga ano. Mas no building. Dati, trinayan namin yung parang bukid na yan. Trinayan namin yung kakyatin ni Joe at saka ni Lisil. Hindi namin alam kung saan yung daan. Ayan, yung tataas, parang yung papak na yun. Ang ganda eh. Tandang, tandang.
parang sarap tumambay doon. Hanggang doon lang kami nila Lisel. Doon sa may mga bato-bato. Hindi na namin akyat yung doon talaga sa may mga kahoy-kahoy. Kasi hindi namin alam kung saan ang daan. Ayan, yung mga bata na. Summer holiday na kasi dito sa Hong Kong. Wala na silang pasok. Yan yung view, ang ganda ng view. Pakyat yan doon. Ganda yan. Ano yan? Christmas tree? Ayan, yung Christmas tree na buhay. Dito yung mga bike. Magbabayad lang kayo sa kung gusto nyo mag-bike hang. Ayan. Joe, tambay tayo dito sa Linggo, yung teritoryo natin. Ayan, wow. Dati nung nagbawas ako ng timbang, ito ang ginawa ko. Mula doon sa kabila, pag tuwing umaga. Alam mo kay amo nun, gumising-gising ako alas 4. Mula dyan. Tinatakbo ko yan. Tapos dito, hanggang doon, sa kaduluduluhan. Isang oras. Medyo may nabawas naman sa akin. Ngayon bumalik na naman. Bumalik na naman ang katamaran. Ayan, dito ako noon lagi. Madaling araw ako nandito. Ang ganda dito pag madaling araw. Marami na rin dito nag-exercise noon. Ayan. Ang ganda naman. Bagong tulay lang yan na gawa ngayon. Konektado yan. Yan na kalsada. Konektado yan doon. Yung sa kabila. Magandang panahon ngayon kasi hindi mainit. Kasi pag mainit na ka, ganitong oras dito. Hindi ka pwede maglagalaw. Dito na linya sa tao to, doon sa kabila sa mga nagbabike. Tatlong line to eh. Ito para sa tao, doon sa kabila yung mga nagbabike. Yung gitna yun ang biking. Sa doon sa isa naman, walking uli. Ayan oh, maratanda. Malakad-lakad. Kaya wala sa kanila yung sinasabing sakit, yung mga sinasabing sakit sa tuhod. Dito tulad sa akin, ngayon na nakit na yung pikod ko.
isang araw magiging memory ka na lang sa akin. Nabansa ka pag ako'y umuwi na. So, kukunan natin to ng video. Mga building, mga bagong gawa na building dito. Mga puti yung nakaano yan. Mostly mga puti yung nakatira dyan. Mga bagong gawa kasi yan na din. Itong dagat na to, sabi ni Jo, nagtataka siya bakit may hangganan. Parang may last portion ba siya? Yun doon sa mga yung mga yan, oh, yung mga bangka. Yun na yung last ng dagat. Ano to sa atin lawa? Kasi yung mga dagat naman sa atin walang katapusan, di ba? Sabi pa ni Jo, yung dagat dito, hindi ko maintindihan, but parang may the end. Ayan yun doon na yun, yung maluwag na yun na parte doon. Hindi ko alam kung para saan na yun. Ang ganda dito. Ang bilis nila mag-construction dito. Ayan, matapos na yung tulay. Ilang buwan lang din ang ginawa. Mga high-tech kasi dito yung mga ano. Okay. Ang ganda ng bulaklak natin. Naalala ko to dati sa amin. Pangit daw ang bulaklak nito kasi sa para sa patay. Hindi naman ah, maganda nga yan. Yellow bells. Di ba yellow bells tawag nito? Yellow bells yan eh. So ito muna. Hanggang dito muna tayo at ako'y baka balik na. See you next time. God bless. Ingat-ingat dahil kay Macarona.